Leona's POV. Matapos namin mag-bonding magpamilya, hindi ko inaasahan na mapapansin ko kanina si Logan. Iniinis niya ako kaya naman nagsalita na ako sa kanya. Kainis? Plano ko pa naman sana hindi siya pansinin. Wait, mommy, what's this? Napalingon ako sa hawak ni Shadow, isang picture frame. This is Lola and who is she? Napakunot ang noo ko. Napatingin ako sa frame na hawak niya. Bigla ko naalala yung dalawang mag-ina na nagbabantay sa bahay ni Logan. Yung sa forest house niya? No, sila nagbabantay ng bahay ng daddy mo doon sa forest house. Usal ko. Wow, forest house? Meron ganun si daddy? Tumango ako. I want to go to forest house, mommy. Pwede ba yun? Usal naman ni Hector. Kakarating lang. Talk to daddy. Usal ko at nakatingin kay Logan na buhat-buhat si Kimora na nakatulog sa kotse. Daddy, I wanna go to forest house. Usal ni Hector. Napatingin si Logan sa akin. Binigyan ko lang siya ng tango. Sure, aasikasuhin ko muna ang company tapos pupunta tayo sa forest house, okay? Okay. Napangiti naman ang dalawa kong anak. Habang si Kimora tulog na tulog, si Dylan naman nasa sofa na habang may hawak na libro. Napakamot ako sa ilong ko at naglakad patungo sa kwarto para maligo. Sylvia's POV. Hindi mo siya kilala pero may anak kayo? Totoo bang sinabi niya? Shit naman Bruce, akala ko ba ako lang? Kanina pa kami nagtatalo mula nang umalis ako sa bahay niya. Eto na siya, sinundan ako papunta sa bahay ko. Please pakinggan mo muna ako, I can explain lahat-lahat. Please? Napabuntong hininga ako at tumapo sa upuan ko. Nandito kami sa office ko at inaabala kong sarili sa pag-ayos ng mga papeles. Go! Malamig kong usal. Wala akong ganang lambingin siya. She's no one. Hindi ko siya kilala at ang alam ko lang may nangyari sa amin noong panahon na yon. Nag-aaway tayo dahil gusto kong magkaanak at di pa ako handa. I'm sorry na gawa ko yon. Lasing na talaga ako noong panahon na yon. Para lang doon? Kaya't sa kanya ka gumawa ng anak imbes na sa akin. Napalunok siya at nagbaba ng tingin. Babe, pakinggan mo naman muna ako. Lasing ako noon. Akala ko ikaw yung nakatali ko tapos nung umaga, nakita ko siya, nakatabi ko pa siya eh. Nagsisi ako nung umaga dahil may nakama kong iba imbis ikaw. I'm sorry. Tapos nung sinabi niya na gusto niyang mag-anak dahil gusto niyang manatili sa poder ng pamilya niya. Babe, may iba siyang mahal at hindi ako, okay? So please, patawarin mo na ako. I'm sorry. Hindi naman sapat yung sinabi niya pero mas nagagalit ako sa babaeng yon. Ang kapal na mukha niyang gamitin ng boyfriend ko para nang magkaanak siya at manatili sa poder ng lalaking di naman siya mahal. Alam niyo kung bakit dahil alam kong hindi siya mahal ng lalaking mahal niya. Sino bang babae magpapabuntis sa iba para lang masabi sa taong gusto niya na buntis siya? Ulol. Naguguluhan ako sa love story niya. Napabuntong hininga ako at umiwas ang tingin kay Bruce. Umalis ka muna sa harapan ko, Bruce. Baka masakal kita. Usal ko. Aalos na ako kapag kinis mo na ako. Goodbye kiss, kumbaga. Ngumuso pa siya kaya agad kong kinuha ang baril na sa drawer ko at tinutok sa nguso niya. Sige, halikan mong baril ko. Usal ko. Ang brutal mo talaga. Kaya nga takot ako sa'yo kapag nagalit ka kasi baka bigla mo na lang kong patayin. Buti alam mo, pag nalaman kong dumidikit ka sa babaeng yon, hindi ako magkakamali, ipuputok ko sa nguso mong baril na kasama niyong babae mo. Para naman may end ang story ninyo, di ba? Magkasama na kayo sa impyerno? Napasimangot siya at tumayo. Lumapit sa akin at kinakatawan ko ng halik. Sige, bye. Basta bati na tayo ah. Babalik ako bukas para sabay tayong kumain. Usal niya. Di pa tayo bati, gago. Usal ko. Nakasimangot lang siyang umalis sa opisina ko na makaalis siya. Napabuntong hininga ko. Shit, calling. Napataas ang kilay ko dahil sa tumawag. Kapal naman ang babaeng to para tumawag na lang kung kailan niya gusto. Ano na naman? Inis kong sigaw. Tita, galit ka? Mabilis kumunot ang noo ko dahil sa cute na boses ng bata. Oh my God, akala kong mommy mo. Oh, why baby? Bakit napatawag ka? Usal ko. Tita, I know you're a busy person but can you visit me on my store? Napangiti na lamang ako dahil sa cute niyang boses. Nagmana talaga siya sa akin. Sa liit niyang yun, may sarili na siyang store. Sure, baby. Gusto mo ba magtrabaho na ako sa'yo? Are you sure, tita? But you have a work po, di ba po? Ouch! Stop! Ano ba? Napakulot ang noo ko dahil sa narinig ko sa kabilang linya. Baby, what's wrong? Kuya, give that. That's my toy. Sigaw ng batang babae sa kabilang linya.
Napatawa na lang ako dahil sa kulit talaga nila. Sige, baby. Mukhang ginugulo ka na naman ng kuya mo eh. Bukas pupunta ka ng store mo, okay? Okay, tita. Thanks. I love you, baby. Agad kong pinatay ang tawag. Inayos ang papeles. Kailangan kong matapos to ngayon para libre na ako bukas. I am excited to see my pamangkins. Leona's POV. Napasimangot ako dahil inaasar ako ni Kimora ngayon. Mommy, I know you love daddy, di ba? Inirapan ko ang anak ko dahil sa kalandian nito. Umayos ka, Kimora. Matulog ka nga. Kayo, matulog na kayo. Gabing-gabi na, oh. Inis kong sabi. Sus, sagutin mo na lang kasi ang anak mo. Usal ni Logan. Tinutokso rin ako ng gago ba to? Hoy, ikaw lalaki ka. Kung akala mo... Napatigil ako sa pagsasalita nang bumukas ang pintuan at nilawa doon si Vivian. O, dumating na pala kayo. Masaya ba ang bonding ninyo? Sarcastic na pagkakasabi niya. Yes, usal ni Hector. Napatampal na lamang ako. Okay, pakasaya lang kayo. Sabi niya sabay talikod at umalis na lang bigla. Yayang anak ko. Mabilis namang lumapit ang kakalabas ng na-maid sa kwarto niya habang hawak ang baby niya. Umalis ba siya na iniwan ang anak niya? Napakawalang kwentang ina. Sa huli, si Dylan pa rin ang nagbagi. Labanan ng apat na magkakapatid sa labanang ito ang matitirang nakatayo ang siyang maraming premyo. Wala naman talaga sa usapan to eh, pero mapili talaga sila sa laro kaya binigyan ko sila ng laro. Dylan, ibibigay ko na lang sa iyong premyo. Sabi ko, tumango si Dylan sa akin at naglakad papunta sa table ko sa naroon ng pagkain. Ang mga kapatid naman ito'y nakasimangot habang nakasunod. Napapailing ako dahil sa kanila. Talaga bang required sa mga anak ko mag-training ng ganon kadelikado? Usal naman ni Logan. Kanina pa niya akong pinipigilan sa mga pinagagawa ko sa mga anak niya. Tama lang naman ang ginawa ko eh. Para din naman to sa kanila. Pagtalikod ko, nakita ko si Vivian. Masama ang tingin sa akin habang may hawak na alak. Aga-aga, alak na agad ang iniinom nito. Vivian's POV. Sisiguraduhin kong magsisisi kayo sa pagpunta nyo dito. Agad akong tumalikod habang may bitbit na alak. Mga buisit. Akala ba nila ganun-ganun na lang ako matatalo? Ganun lang at makukuha nila sa akin si Logan? Nagkakamali sila. Napalingon ako at may narinig naman ako na iyak ng bata. Napakaingay ng batang to. Sarap niyang sakalin. Shit, patigilin mo yan. Sigaw ko sa katulong na siyang nagbabantay sa batang umiiyak. Buisit. Dagdag pa sa gastusin. Leona's POV. Magkano ba yan? Usal nito habang nakaturo sa cupcake. 500. Usal ko na walang gana. Buraot? Inis niya akong tilingnan at kumuso. 500 ang liit niyan. Tapos 500 ang mahal naman. Reklamo niya. E di wag kang bumili, arte mo. Usal ko. Mommy, hindi naman ganyan ang pagtrato sa customer eh. Napairap ako nang bigla akong awatin ng anak ko. Tingnan mo nga yung anak mo. May cashier bang masungit at suplada? Ewan ko sa'yo. Inis itong tinuro ng cupcake na gusto niya. Dalawa niyan, utos niya sa akin. Ba't di ikaw ang kumuha, ikaw naman ang kakain? Aba hoy, baka nakakalimutan mo, ikaw ang nandyan sa cashier, hindi ako. Pigilan mo ako kay Mora, baka ma-sungal-ngal ko tong ina mo. Sabi ko. Sorry po, ako na lang po tita. Mommy, doon ka na po. Tilingnan ko ng masama itong babaeng impakta at nagtungo sa mahabang sofa. Kami na pinagtitingin ng mga customer dahil sa kanya. Buti pa ang anak mo mabait. Eh ikaw? Usal na naman to na maupo sa harapan ko. Bakit ka ba nandito? Kanina ka pa? Usal ko. Aba, syempre. Tinawagan ako ng anak mo kaya pumunta ako. Nga pala, kamusta? Nagkabati na ba kayo ng ex-husband mo? Inirapan ko siya. Huwag mo nga akong irapan. Nagtatanong ako ng maayos eh. Ikaw napakadaldal mo. Usal ko sabay kuha ng cupcake niya. Ikaw naman, napakaburaot mo. Nga pala, may kwento ko. Kunot no akong napatingin sa kanya. Chismosa? Hoy, hindi kaya. Buhay kong chichismis ko, no? Sige nga, bakit? Buntis ka na ba? Usal nito na agad namang bumagsak ang balikat at nalungkot. O bakit? Hindi ka pa ba nadjugjug ng asawa mo, ha? Yan, bibig mo talaga. Inis niyang sabi. Totoo naman. Usal ko at uminom ng juice. Nakabuntis ang asawa ko. Usal niya na biglang kinabuga ng juice na patungo sa mukha niya. Ano ba? Grabe ka na sa akin. Problema na nga ako tas bubugan mo pa ako. Tapos bigla siyang sumimangot. Pag nakita ko talaga yung babae yun, malilintikan siya sa akin. Kilala mo ba? Usal ko.
Hindi, pero nakita ko ng mukha niya. Ang kapal na mukha niyang pumunta sa bahay ng boyfriend ko, tapos magsasabi may anak sila? Ines niyang sabi. Naku, bakit kasi ayaw mo pang ibigay sa asawa mo? Ano ba, Leona? Kakampi ba kita? Parang di ah, parinin kaya kita. Pag nakita ko talagang babae yon, sagad sa buto makikita niyang langit. Sabi nito sabay kain ng cupcake. Napapailing na lamang ako. Matagal ko nang kilala si Sylvia at masasabi kong napaka-brutal niyang babae pagdating kay Bruce. Hays, pag-ibig nga naman talaga. Leona's POV. Teka, magsisimula na bang pasukan? Napalingon ako kay Nova, isa sa bodyguard ng mga anak ko. Opo ma'am. Napatangu-tangu naman ako. Paniguradong excited na ang apat sa pasukan. Kailan? Usal ko. Sa Lunes na po magsisimula ang enrollment, tapos next week magsisimula na ang pasukan. Napatas ang kilay ko. Bilis naman yata. E di bukas sa bukas, bibili na ng mga gamit yung mga bata para naman makapaganda na sa pasukan. Sabi ko't mabilis siyang tumango. Habang nakaupo sa sofa, pansin kong pagkakatahimik ng bahay. Wala ba dito yung bruha? Nasaan ang ina ng batang yan? Mabilis kong sabi na makita ang maid na may hawak sa bata. Napalingon siya sa akin. Ah, kagabi po, hindi siya nakauwi. Gutom na nga pong anak niya eh. Kailangan niya po ng gatas ng ina. Kaso wala po si Ma'am Vivian, kaya pinagtimpla ko na lang po ng gatas. Napakunot ang noo ko. Saan naman kaya nagpuntang babaeng yon? Akin yung bata. Ipagtimpla mo na lang siya ng gatas. Agad na sabi ko at mabilis naman niyang binigay sa akin ang bata. Napatingin ako dito. Napaka-cute ng baby. Pero natigilan ako sa pangiti na makita kong maliit na braso nitong namumula. Ano nangyari dito? Mahina akong usal. Napatingin ako sa maid na papalapit dito habang may daladalang gatas galing siguro sa kwarto at kinuha mga gamit. Ano nangyari sa kamay niya? Mabilis kong sabit sinaman ang tingin ng maid. Ma'am, hindi ko po alam. Basta nandyan na po yun si Ma'am Vivian na nag-alaga sa bata eh. Naawa nga ako kasi may mga pasa ang bata sa katawan. Mabilis kumunot ang noo ko dahil sa nasabi nito. Abot! Hindi ko natapos ang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto. Niluwado ng ina ng bata. Anong ginagawa mo sa anak ko? Akin na yan! Sigaw niya at mabilis ang hakbang tungo sa akin. Biglang hinalbot ang bata. Para ko nawala ng hininga dahil sa paghablot niya rito. Paano na lang ko nahulog yon? Mapapatay ko talaga ang ina niya. Ano bang ginagawa mo, Vivian? Nababaliw ka na ba, ha? Paano ko nahulog yung bata o kaya nabalian? Wala ka talagang kwentang ina? Sigaw ko. Pakialam mo kung anong gusto kong gawin sa anak ko. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Sigaw niya at mabilis umalis. Napatanga ako, di makapaniwala. Mommy? Mabilis ako napalingon sa hagdan. Hector, bakit? Usal ko at mabilis tong pumunta sa akin at yumakap. I'm hungry. Usal nito sabay kamot ng matang kakagising lang. Kumalmang bigla ang paghinga ko at mabilis tinignan si Hector na nakayakap sa akin. Sure, sige na, tawagin mo ng kapatid mo at kakain na. Usal ko at mabilis naman siyang tumango at bumalik sa itaas para tawagin ng mga kapatid niya. Nova, ipaganda mo ng pagkain ng mga bata. Usal ko at mabilis naman siyang tumango at nagpunta sa kusina. Umupo ako sa sapat na pahawak sa ulo ko. Ang sakit, grabe. Stress na stress ako sa babaeng yun. Good morning. Napaangat ang ulo ko at nakita ko si Logan. Bigla na namang uminit ang ulo ko dahil ngayon lang nakabalik ang kumag na to. Bakit ka pa umuwi? Usal ko. Lumapit siya sa akin at tinawakan ang kamay ko. O diba, friends na kami? Bakit ngayon ka lang? Kagabi ka pa umalis ha? May babae ka na bang kinikita? Usal ko. Napangiti siya at umiling. No, may inasikaso lang ako sa opisina. Bumalik na naman ako ah. Kasi, kaso nga lang. Maaga, I'm so tired. Kita ko sa mata niya na inaantok na rin siya. E di matulog ka? Usal ko. Pwede ba dito sa tabi mo? Usal niya at mabilis sumigas sa sofa habang ang ulo nakaunan sa mga hita ko. Hoy, wag dito. Doon ka sa kwarto. Giit ko. Napabuntong hininga na lang ako at napasapo sa noo. Bakit pang daming asungot sa buhay ko? Hays. Napalingon naman ako sa cellphone ko nang bigla itong tumunog. Sino naman kaya to? Caller. Hello? Usal ko. Isabel. I mean, Leona. Oh my God, is that you? Napakunot ang noo ko. Sino to? Usal ko ulit. Grabe ka, girl. Si Kat to, oy.
nga pala birthday ng anak ko ha. Mag-uwa na siya kaya ikaw ang kukunin kong ninang. Ano, G ka ba? Di pa rin siya nagbabago, dal-dal niya pa rin. Sure, kailan ba? Usal ko. Bukas birthday na niya kaya punta kayo dito sa bahay. Napabuntong hininga muna ako. May lakad kami bukas eh, pero sige, try ko. Sige na girl, first birthday na anak ko bukas, pag wala ka magtatampo ko sa'yo. Napabuntong hininga ako sa kulit ng babaeng to. Sige na nga. Ay, sige bukas ha, dito sa bahay. Oo na. Sige, bye. Nang mawala sa linyang babaeng bungangera, agad napatingin ako sa lalaking nakahiga sa hita ko. Bakit pa napakagwapo pa rin niya kahit tulog? In love na ba ako sa kanya? Ulit? Bakit? Ang dami kong tanong. Gusto ko na ba siya ulit? Napatawad ko na siya. Ano pa bang kulang sa kanyang kailangan ko na siyang tanggapin sa buhay ko? Napabuntong hininga ko at mabilis tumingin sa mga anak kong papalapit sa akin. Kakain na, usal ko. Napalingon sila sa daddy nila sabay tingin sa akin at mabilis sinalikan ako. Yes, mommy, good morning. Usal ni Kimora. Good morning, mom. Dylan. Good morning, nanay. Usal naman ni Shadow. Si Hector na may nauna nang maglakad tungo sa kusina. Gutom na siguro. Marami rin may bisita si Kat kaya naman agad kong hinawakan ang kamay ng dalawa kong makulit na anak, si Shadow at Hector. Ayaw kasi nitong magpahawak sa mga bantay nila kaya ako na lang humawak, baka kasi ano pang gawin at magkagulo pa ang party. Napalingon ako kay Kat na papalapit na to sa amin. Oh my God, ang lalaki na nila. Tili nito habang may hawak na bata. Malaki na rin yung baby mo, sabi ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Thank you for coming. Usal nito sabay hug sa akin kahit may hawak pang baby. Napailing akong nag-hug kami. Miss ko na rin siya eh. Napatingin ako sa likuran ko nang may kumalabit, si Hector. Mommy, I'm hungry. Natawa naman si Kat at kinausap ang anak ko. Sinama pa niya ito para makakain. Mommy, ako rin. Si Kimora. Kaya ang apat sumama na habang ako naman, nakatingin na lang sa kanila papalayo. Are you hungry? Napalingon ako sa tagiliran na magsalita si Logan. Oo nga pala, nag-absent pa talaga siya sa trabaho para lang masamahan kami. Natatakot daw siya na pag wala siya ay magpakilala niyang si Liam ang gawin kong daddy na mga bata. Di ako nagsalita pero tumango ako. Agad kaming naupo sa bakanting upuan at doon na pumuesto. Napalingon kami sa harapan ng isa-isang nagsitayuan ang mga magulang ni Kat at nung asawa niya. Good evening everyone. Thank you for coming to my little angel's birthday celebration. I hope you're enjoying the party. I want to wish you tons of happiness and blessings on your birthday. May your cake be as sweet as you and your gifts bring you smile. Blessed birthday to you. Nakangiting sabi ng asawa ni Kat. All the best to you, my sweet little child. We wish you many great wishes on this beautiful first birthday. And I wish you nothing but happiness in your life throughout. Happy birthday, my princess. My daughter, today is your big day. And I hope that you love your first birthday party that we're having today. Nakangiting sabi nito sabay tingin kay Kat. And thank you for loving and caring my little princess. I love you, love. Napasimangot ako nang bigla. Kalabitin Logan ang damit kong suot. Napatingin ako dito at nakita ko nagsalita ito pero walang boses. I love you. Usal itong walang boses. Inirapan ko na lang siya at tinuon ang tingin sa stage. For my baby, wishing you a very happy first birthday to the soul of my heart. Since you have come into our home, brought happiness and fun, may you feel our home with your laughter and smile. Happy first birthday, dearest baby angel. Nakangiting sabi ni Kat, habang nakatingin sa anak itong buhat-buhat ng asawa niya. Hirap na hirap pa ako sa panganak sa'yo, at ilang beses na rin ako nagpunta sa ospital dahil sa aksidente, pero thankful ako na sa kabila ng mga pagsubok na dumaan, nakakapit ka pa rin sa akin. Thank you for staying, baby, and thank you for everything. Napasaya mo ako ng sobra. Kami. Kami ng daddy mo and you're only 1 year old today. I knew that day and I know that what I put into this earth to be your mommy. Nothing in my life makes me prouder or happier than you. Waking up to your adorable little face and fluffy hair starts each day off with love and light. Matapos silang mag-iyakan, nagsimula nang magpalakpakan sabay kanta. Birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday dear princess. Happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. How old are you? How old are you? Matapos ang kanta, nagsimula na magsikain matapos namin kumain. Nagpa-games naman sa mga bata, kaya ang apat kong anak sumali.
Pero nang matapos ang pa-games nila, nagsimula na naman silang magsayaw. May partner ang sayawan nila kaya't napalingon ako kay Kat nang bigla itong lumapit sa amin. Sayaw naman kayo! Sige na! Para tong batang pilit kaming pinatatayo at pinapapunta sa gitna para magsayaw. Napatampal ako sa noot na patingin kay Logan na nakangiti na. Sige na, layo na! Para namang ewan to, oh! Sabay tawa. Napabuntong hininga na lamang ako at naglakad kami papunta sa gitna. Agad nagsimula ang music kaya napahawak agad ako sa balikat ni Logan habang siya naman sa bewang ko. It took one look. Naparunok ako at napatingin habang marahang sumasayaw si Logan. And forever lay out in front of me. Tumingin din siya sa akin na ba may seryosong tingin. One smile, then I die. Habang nakatingin kami sa isa't isa, bigla ko naalala ang nakaraan. Only to be revived by you. There I was, thought I had everything figured out. Agad niyang inihiga ang mukha sa aking balikat. Bigla akong nilapit sa kanya. It goes to show just how much I know about the way life plays out. I take one step away and I find myself coming back to you. Parang kami lang dalawang sumasayaw dahil ramdam ko ang mahina niyang boses habang nagsusori kasabay ng kanta. My one and only you. Now that I've known not a thing at all except the fact that I'm yours and that you are mine, I take one step away and I find myself coming back to you, my one and only you. You told me that this wouldn't be easy. Napahawak siya sa likuran ko at may binulong sa akin. I love you. Usal nito. I'm not one to complain and I find myself coming back to you. Wala akong masabi at di ako makapagsalita. Nahiya ako parang may pabipigil sa bibig kong sagutin yung sinabi niya. I take one step away and I find myself coming back to you. My one and only you. Hanggang natapos ang kanta, hindi ko siya pinapansin. Nahihiya ako. Hanggang sa pag-uwi ng bahay, wala ako ni isang salita. Tahimik namang ako. Can I talk to you? Napalingon ako sa kanya. Kami nilang dalawa sa kwarto habang nakaupo ako sa sahig at nakadikit ang aking likuran sa kama. Napatingin ako sa kanya. Usal ko. Wala ka bang sasabihin sa sinabi ko kanina? Marahang sabi niyang akmang hahawakan ang pisngi ko. Agad ko itong nilayo. Please? Ibabalik pa niya sana ang kamay sa pisngi at iwinaksik ko ulit ito. Layo na? Nagulat siya sa ginawa ko. Pati na rin ako nagulat dahil sa bigla kong pagsampal sa kanya. Nakakainis, ano bang nangyayari sa akin? Tumingin siya sa akin ng seryoso at bigla. Sa pirita nitong inilapit ang mukha niya sa akin at mabilis akong hinalikan.